So eto na nga po mga kaibigan, bagong head coach ng Alas Pilipinas, Sergio Veloso, magdadagdag ng additional 2-star player na manggagaling sa PBL. Gemma Galanza at Tots Carlos na nga ba ang tinutukoy? At Risa Sato, may malaking offer nga ba sa bansang Japan? Yan ang pag-uusapan natin mga kaibigan. And before that, huwag pong kalimutan mag-like and subscribe and pahit na rin po ng notification bell. Maraming salamat po. Mga kaibigan, may malaking pagbabago po ngayon sa ating Philippine National Team sa Alas Pilipinas. Tinanggal na nga po kasi bilang head coach ng Alas Pilipinas, eto nga pong Brazilian coach na si Coach George De Brito. At pinalitan po siya ngayon ng kasalukuyang men's head coach ng volleyball natin na si Sergio Veloso. Isang Brazilian coach din po yan mga kaibigan. So kung titignan po ninyo, panibagong sistema na naman ang ating matutunghayan, no? At lineup sa ating Alas Pilipinas. So additional, 2-star player ang pwedeng idagdag sa ating Alas Pilipinas. Dagdag po ito sa pwersa ng ating national team. At nakita nyo naman, hindi sapat, no, yung naging lineup nga po ni, dahil hindi nga po natin natalong kupunan ng Kazakhstan, hindi rin natin nakalaban ang kupunan ng Vietnam. Sa nalalapit nga po mga kaibigan na International Volleyball Federation, no, tinatawag din po Federation International de Volleyball, no, or FIVB, ay muli nating makakalaban ang bansang Kazakhstan at Vietnam. So kung makakalaban po natin sila, kailangan mas lumakas ang ating national team. Marami kasi nagsasabi na hindi na nga daw po kailangan pa na magdagdag ng additional star player ang ating Alas Pilipinas. So bakit hindi magdadagdag mga kaibigan na hindi naman malakas, no? Hindi kalakasan ang ating national team ngayon at bansang Pilipinas ang ating dadalhin dito. So dapat o marapat lamang na pangmalakas ang lineup ang ating ilag. So kung sakaling nga pong mapasama sa lineup ng Alas Pilipinas itong si Gemma Galanza at si Tots Carlos ay wala namang problema. Madami na pong napatunayan etong dalawang star player ng Creamline Cool Smashers at sanay na po itong maglaro sa mga international game. Kahit matatangkad ang mga player ay kayang-kaya po nilang masabayan. Especially, nandyan din po itong si Gia Morado, which is katandem. May chemistry at momentum na etong tatlo sa loob nga po ng court. Patungkol nga po sa isang balita, no, na eto nga daw po si Gia Morado ay hindi rin makakapaglaro next conference dito sa Creamline Cool Smashers dahil nag-renew daw po ito ng kontrata sa kupunan po ng Denso Airy Bay. So kukumpirmahin ba po natin yan mga kaibigan? About naman po kay Risa Sato kung eto nga daw ba ay hindi rin makakapaglaro sa Creamline, no, ngayong nalalapit na conference dahil meron daw malaking offer sa bansang Japan. Kukumpirmahin natin yan mga kaibigan. Sa kabilang banda mga kaibigan, opportunity naman ito sa mga bench player ng Creamline Cool Smashers. Kung sakali mawala ang ilang star player ng CCS ay may mga uusbong na mga bagong player na galing sa Creamline. Especially, mas matitrain pa yung ating mga bench player dito sa CCS. Si Coach Sharon Meneses naman ang bahalang mag-rotate ng magagaling na player ng CCS. Ang dami pong magagaling na player sa CCS mga kaibigan. So mawala man ang isa, dalawa o tatlong star player ng Creamline ay wala naman pong problema yan mga kaibigan. So mga kaibigan, ang dami nating kaganapan. So dyan lamang po kayo. And please huwag kalimutan pong mag-like and subscribe. Maraming salamat po.